Sa Japan, di na pwedeng makadilihensya yan. Kasi dinambong din ni Marcos yung pera ng Overseas Development, yung ODA, yung ODA na itinutulong dati ng bansang Apol. Alam niyo ba yan, yung pagkakanakaw ni Marcos ng pera dyan sa ipinautang assistance sa ano ba yun? Yung ODA. Overseas Development Assistance Fund. Yan, ODA, ODA. Alam ba ninyo yung pandarambong na ginawa ni Marcos doon? Itinuturo sa mga universidad nila, nakalagay sa aklat. At yung aklat na yun, na isinulat kung paano ninakaw ni Marcos yung perang ipinautang dito. Alam nyo kung bakit nila na-discovering ninakaw ni Marcos? Hindi nila alam, ha, nung una. Paano nila na-discovery? Na-discovery nila nung si Marcos ay dalhin na sa Hawaii. Kinumpiska lahat ng bit-bit nilang mga dokumento. Lintik ang files noon. 100,000 yata ang files na dala-dala ni Marcos na documents. Bukod sa mga alahas na nakakalula na during that time, mga kaibigan, and nalula ang mundo sa tindi ng pagnanakaw na ginawa ni Marcos at ng kanyang pamilya, ni Imelda. Diba, yung mga alahas. Ito ha, kukwento ko sa inyo. Nung ako'y bata, may isip na ako, teenager na ako eh. Meron kaming kamag-anak na nasa gobyerno. Yung asawa niya ang kamag-anak namin. Ngayon, itong kamag-anak namin ito, pagka nagkukwentuhan yung mga magulang namin, tsaka yun, naikwento niya, martial law ito. Merong pinapunta si Imelda na kilalang ang negosyo alahas. Alam niyo na siguro kung sino yan. Isa lang yan eh. Nung panahon na yun eh. Ito yung pinaka-big time na nagtitinda ng alahas dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, yan ang negosyo. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Pinatawag ito para magdala ng mga pagpipilian ni Imelda ng alahas. So dahil mamimili at sila ang pupunta sa Malacañang, nagdala ng kahon. Siguro mga ganyang kalaking kahon. Yung pinakamagaganda nilang alahas ang dinala. Nung buksan, sa harap ni Imelda, ay ito po yung mga alahas. Nung buksan, tinignan ni Imelda, kinuha niya at isinara. Alam niyo ang sabi ni Imelda, thank you. Wala na, hindi na nakapagsalita. Sa martial law ba, may magagawa ka? Ginamit nila yan sa pansarili nilang interes. Tinake over ng mga cronies, ang mga kabarkada ni Marcos, ang mga kumpanya. Karamihan bumagsak na lugi dahil nakaw lang ang ginawa nila. Mga kaibigan, mabuti na lamang ang mga documentary na isinulat at ginawa tungkol dyan ay buhay pa. Lalo-lalo na yung nung si Marcos ay dumating na sa Hawaii at makumpiska sa kanila yung pong mga bahagi ng ninakaw nila. Nakaramihan doon, ibinalik sa Pilipinas eh. Binalik naman eh. Dahil hindi nila pag-aari yun eh. Mga kaibigan, ill-gotten wealth yun eh. Hindi nila ma-explain yun. Yung tinan mo, iba-iba istorya na kwento nilang pinalilitaw lagi. Quezon, Yamashita Treasure, iba-iba ang version, di ba? Yung meron namang occasion na sasabihin ni Imelda na, hindi pa, wala pa sa politika si Marcos eh. Mayaman na yan, marami ng ginto. O, tina, di magkaiba. Di ba, mga kaibigan? So, ano ho eh, inconsistent yung mga sinasabi nila. Sarap kumain ng rice, pero can't afford the price.
kanit gulay at fish, gasolina tilis, mga piso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, doon sa left. Kukurakot din doon sa right, doon sa right. Ang dasal ko lang bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, siting. Bakit kayo na ay booking, booking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang ako compromise. Kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita ay maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, doon sa left. Kukurakot din doon sa right, doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Bakit kayo na ay booking, booking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Sa pera, God.